Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan po natin ngayon yung tinura ng ating mahal na Pangulo, si Pangulong Duterte, na ang nalalabi niya pang mga araw sa panunungkulan, mga isang taon na lang mahigit, ay ilalaan niya na sa pagsugpo ng korupsyon. No? Dahil alam naman natin na talagang ang hirap pong pigilan. No? Ang maganda po rito sa ating Pangulo, nagsisimula po yan sa pag-amin, no? Na malawak pa rin ang korupsyon. Sabi niya nga, imbis na tumigil itong mga tao na to, ay lalo pang lumalakas. Yan po ang paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan at may pinapanigan, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na! Okay, pag-usapan po natin, no? Alam po ninyo, sa speech ng Pangulo, kagabi yun eh. Tapos, bali yung kaninang umaga, pinalabas. Ano na lang siya, yung tape message ng ating Pangulo. Maraming pinag-usapan dun. Isa na riyan yung tsak na na meron na talaga yung China. Actually, nasa proseso na yung China ng pagpapa-approve ng bakuna niya dito sa Pilipinas. No? Yung siyempre, lahat po ng dito sa Pilipinas, gamot, pagkain, kinakailangan niya may approval ng ating Bureau of Food in ano? Hindi. BFA. Ano? Tama ba? Tama. Food and Drugs. Yun. FDA pala. FDA. Yan. Kaya nga yung paborito nating Reno, di ba? Dahil wala, hindi FDA approved. Tinanggal yan sa SM. Nung na-approve na uli siya ng DFA, FDA, nagka-leche-leche. Food and Drugs Administration. Yan. Nung na-approve na yung Reno, nariyan na naman. So yung bakuna ng China, medyo malapit-lapit na yan. Konting ano na lang po, konting pag-ayos na lang sa kontrata yata ang hindi pa nagkakasundo. So, titignan po natin kung ano pong magiging latest dyan. Basta, by December, available na po yan. May magtuturok na po rito sa ating mga mamamayang Pilipino. Hopefully, next year, yung bagong taon, magkaroon tayo ng bagong pag-asa na matatapos na po yung problema natin sa COVID. Magiging hindi po new normal, yung back to normal na tayo na makakapaghanap buhay, makakahinga ng maayos, kahit po papano kasi ang hirap pong huminga ng may face shield na, may face mask pa, no? So, sana po. Tapos, yung wala na rin po. Good news naman! Simulan po natin, 1,500 na lang po mahigit, pero katulad ng dati, pag mga ganyan, ang hina-highlight po na ibalita ng ABS-CBN, Inquirer at Philippine Star ay yung papadaming coronavirus cases. Siyempre, dumadami po yan, dadagdagan araw-araw. Eh. Ang hindi po nila binabalita, ilan na lang yung ngayon, no? Papaunti na po. Katulad nga po ngayon, 1,500 na lang mahigit. Okay. Pag-usapan na po natin itong tinuran po ng ating Pangulo. No? Ito po, sa may mga sinabi po siya rito, inutusan niyo po yung DOJ na lahat na, no, ng ahensya ng pamahalaan ay imbestigahan na sa korupsyon. At tiniyak din ng Pangulo, winarningan niya yung mga nag-aakusa sa kanya. No? Meron kasi dito, yung kanyang sinasabi na eto hamon niya po sa mga makakatindila na iniintriga siya tungkol dito sa korupsyon. Pilit na inuugnay, no, sa korupsyon. Alam po ninyo, sa totoo lang po, marami kayong masasabi, marami tayong nasasabi kay Pangulong Duterte, palamura, bastos ang bunganga, may mga involved siya dito sa war on drugs, na parang tinotolerate niya yung pagwa-warning niya na papatayin yung mga kriminal, etc. Tapos namamatay nga yung mga drug pusher, drug lord.
Eh, marami po tayong nasasabing ganyan. Masyado pong pag sinabi niya ay pinangangatawanan, no? Katulad ng sinabi niya na hindi magkakaroon ng panibagong prangkisa ang ABS-CBN. Sinabi niya rin na yung mga oligarkiya ay lalabanan niya, dudurugin niya yung oligarkiya. Eh, ginagawa po talaga ng ating Pangulo, no? Sa anumang paraan na pwede niyang isagawa. Pero dahil ang Pangulo ay dating mambabatas, naging mambabatas din po yan, dati rin po siyang judge at executive din po ng isang syudad, no? Isang maunlad na syudad sa Mindanao, eh halos lahat po, judiciary, legislative, na daanan ng ating Pangulo, kumbaga, sa experience na experience, meron po lahat na may pagmamalaki ang ating Pangulo, no? Kaya po, ang sinabi niya sa mga nag-aakusa sa kanya, eto, no? Kayong mga ano dyan, eto mismo, kinukot lang natin. You pretend to be legal, masquerading as fighters of corruption. Sige, maghanap kayo sa akin, sabi niya. Find me a person or a paper which says I receive a peso and I will resign. Yan po ang hamon ni Pangulong Duterte sa mga nag-i-insinuate na siya ay isang corrupt official, no? Kasi sa totoo lang po, maraming masasabi dito sa pamahalaan ni Pangulong Duterte, pero never mo siyang maakusahan na siya ay isang corrupt official. Yun lang po, no? Pati pamilya niya, wala pong issue ng corruption. Hindi po katulad ng mga nagdaang pangulo, isa-isahin po niyan. Meron at meron po lagi na involved sa corruption, no? Yung direkta, kung hindi man yung pangulo mismo, eh yung mga kamag-anak niya ang involved. Ngayon po, wala po tayong masasabi, no? Panay akusasyon lang na wala naman pong mga basehan. Katulad po nito, ito pong mga malilikot na pag-iisip nito sa ito po yung sinabi ng Pangulong Duterte, I will concentrate the last remaining years of my term fighting corruption kasi hanggang ngayon hindi humihina, lumalakas palalo. So yan yung sinabi ng Pangulong Duterte. At yan po ay tinweet ng Philippine Star. Pero, meron pong reaction dyan itong si Pinoy Ako Vlog, no? Ang sabi ni Pinoy, hindi pala, dito pala sa may find me a person. Yung una nating, sabi ni Pinoy Ako Vlog na isang bayarang dilawan. Bayaran po to kasi siya yung bumibili ng mga pinamimigay ni Lenny sa di ba? Hindi ko alam kung si Lenny po ngayon na nagpapasweldo sa kanya. Etong si Ro, ang pangalan nitong hindi kagandahang Pinoy Ako Vlog. Salin mo muna, ilabas mo, no? Yun yung sinabi niya. Ibig sabihin, kahit wala kayong maibintang, ang problema kasi ng mga dilawan, kahit bintang, wala silang maibintang sa ating Pangulo. Minsan po silang natuwa, no? Mamaya po natin yung salin. Inamin din po ng Pangulo na nagkamali siya instead na 1.67 million, yung sasabihin niya na dapat na ilan ang bilang ng adik, eh nasabi niya na 167 million. May reaction pa rin yung mga dilawang vlogger, no? Mga dilawang sa Twitter. Alam niyo po, sinabi nila, eh bakit nung panahon na si Maria Ressa yung nagkamali? Nagkamali raw po si Maria Ressa sa 11 million na empleyado ng ABS-CBN. Bakit daw kung ikundina natin si Maria Ressa, wala tayong patawad, no, sa pagkakamali? Bakit daw nang si Pangulong Duterte yung nagkamali, ay dapat natin tanggapin agad? Bakit dapat
tanggapin na agad yun, samantalang si Maria Ressa, ilang linggo o ilang buwan din nating kinutya dahil sa pagkakamali raw niya. Ano po pagkakaiba sa pagkakamali ni Pangulong Duterte at pagkakamali ni Maria Ressa? Malaki po. Ang pagkakamali ni Pangulong Duterte, inamin niya na nagkamali siya, no? Hindi 167 million. Tsaka obvious na pagkakamali. Ang pagkakamali ni Maria Ressa, una, hindi siya humihingi ng tawad. Hindi siya nagsusorry na siya'y nagkamali. Ikalawa, sanay pong mag-exaggerate si Maria Ressa. Ine-exaggerate niya talaga yung mga figures para lumabas na yung kaawa-awa yung Pilipinas, kinakawawa ni Duterte, masyadong magulo sa Pilipinas. Kaya, sinasadya niya yun na paramihin, no, yung empleyado ng ABS-CBN. Palagay na natin nagkamali. Hindi 11 million, 11,000 lang. Ano po ibig sabihin nun? Exaggeration pa rin yun. Dahil hindi naman po totoo na 11,000 yung empleyado ng ABS-CBN. Eh lahat po ng umaasa sa ABS-CBN, ibig sabihin pati yung mga tendera sa siguro sa harap niya mga building na yan, pati yung mga taxi driver siguro na naghatid sa empleyado na ABS-CBN o kung ano pa man na hindi direkta, wala, hindi pinasusweldo ng ABS-CBN ay sinama nila sa 11,000. So exaggerated. Sanay po kasi si Maria Ressa na mag-exaggerate. Kaya po sa kanya, sinasadya niya po talagang magkamali ng figures to exaggerate. Unlike po kay Pangulo, pag sinadya niya pong exaggerate na maraming adik, sa kanya po ang balik nun, di ba? Ibig sabihin, 100 million lang lahat ng tao sa inyo adik na. Buhat nang umupo ka. Dati, ilang million lang, di ba? Ngayon, lahat na ng tao. Siya po magsasuffer. Kaya po, tsak na pagkakamali po yung kay Pangulong Duterte. Samantalang pag nagkamali ng pagbibigay ng figura, itong si Maria Ressa, sino po magsasuffer? Sino po yung lalabas na masamang tao? Sino po yung lalabas na masama sa international community? Yung gobyerno natin. Kaya po, yun po yung pagkakaiba. In-exaggerate, no? Yung 11,000 ba ng ABS-CBN, meron bang patunay na 11,000 nga yung kanilang... Kaya nila sinasabi 11,000, in-exaggerate nila para maipakita sa international community, kawawa nga naman, 11,000 yung mawawala ng trabaho. Isa pang exaggeration ni Maria Ressa na inulit niya, prinsipe, ha? Prinsipe po ng Britanya, ang prinsipe ng Inglaterra, ang pinagsinungalingan na naman ito ni Maria Ressa, na yung namatay daw sa war on drugs ay 27,000. Saan kumukuha ng figure to si Maria Ressa para sabihin, hindi po pagkakamali yan. Sinadya niya po yan, ine-exaggerate niya. Sa 10 figure sa Pilipinas, kumbaga kung fact-checking, usong-usong ngayon yung fact-checking, you know? Kung sa fact-checking, hindi po papasa to si Maria Ressa. Saan niya kinuha yung 27,000? Alam niyo po ba yung 27,000? Alam niyo po ba yung namatay ngayon sa pandemya sa atin sa Pilipinas? Ang laki po ng impact, 7,000 lang po yun. Eh ilang taon pa lang po si Pangulong Duterte nanunungkulan. Palagay niyo nang sinasabi ni Maria Ressa, total yun, 27,000. Eh pagkakaintindi ko nga ang pagkakasabi ni Maria Ressa since December eh. Mula lang noong December last year eh, 27,000 na namatay. Alam niyo po ba yung impact ng 27,000? Kung ilan yun taon-taon? Eh di, ang dami pong nililibing ng mga punerarya taon-taon, no? Hindi po natin mapaniwalaan yung 27,000. San po binurol yung mga yun? Napakarami po nun. Di po ba? Yung 27,000, kung may patay na, kung may pinatay na 10,
sa isang taon, 3,600 lang yun. Sa apat na taon na panunukulan ni Pangulong Duterte, mahirap nang kwentahin. Palagay na natin 4,000 a year. 16,000 lang yun. Eh yun, kung may 10 pinapatay araw-araw. Di ba? Ganun po karami yun. Kakalat po yun. Hindi po, wala pong ganun figure eh. Kahit po sa andyaryo, talagang yan, exaggerated na sinasabi yan ni Maria Ressa para pasamain yung gobyerno natin sa international. Yan yung sinasabi natin na sinasadya yung pagkakamali samantalang kay Pangulong Duterte, nag-sorry kagad dahil alam niya na nagkamali siya ng pagbabasa. Yun lang po yun. Okay. Next natin. Balikan natin yung sinabi nito ni Pinoy Ako Vlog. Habang sinasabi ni Pangulong Duterte na maglabas kayo ng isang papel lang at isang tao na mag-uugnay sa akin sa korupsyon, na tumanggap ako ng piso lang, ha? Na siya ay tumanggap ng piso sa binibintang niyo sa akin korupsyon, magre-resign ako. Wala po. Eh yung mga dilawan na yan, imagine ninyo ha, lahat ng pangulo, ang bintang, Marcos, corruption, di ba? Cory, corruption, Fidel Ramos, corruption, sino ba sumunod kay Fidel Ramos? Erap, corruption, na ano nga si Erap eh, na-impeach pa. Gloria Macapagal, corruption, CTE. Noynoy Aquino, corruption, PIDAP. Pangulong Duterte. Kung ano-ano lang sinasabi, walang hiya, demonyo, dotae, satanas, lahat na ng masasama. Pero wala ni isang nakapagbintang kay Pangulong Duterte na corruption. Hindi nyo ba naisip yun? Pagbintangan si Duterte na walang silbi, inutil, pero hindi na pagbintangan si Pangulong Duterte ni minsan ng korupsyon ni kanyang pamilya. Ang pinakamalapit sa bintang, ha? Bintang pa lang po ito, walang, ibig sabihin, wala pong kanon, ang pinakamalapit na pagbibintang sa pamilya ni Pangulong Duterte, yung pagbintangan na may tato sa likod si Paolo Duterte. Eh, anong koneksyon ng may tato siya sa likod? Kung ano man yung tattoo na yun. Yun na po ang pinakamalapit na bintang. Bintang pa lang, ha? Wala pang patunay o ano pa man. Ganun po kalinis pagdating sa korupsyon itong Pangulong Duterte. Sa totoo lang po, tanging Pangulo na hindi na pagbintangan na involved siya at ang kanyang pamilya sa korupsyon. Kaya saludong sa, yun po yung hindi po perpekto yung pangulo namin. Pero kahit hindi po siya perpekto, sa isang bagay, yung issue ng corruption, wala pong dungis. No? Hindi po mapagbibintangan. Tapos eto, sasabihin nito ni Pinoy Ako Vlogs, no? Sasabihin niya, nung naghamon si Pangulong Duterte, magre-resign ako, magpakita kayo ng isang tao na titistigo o isang papel na ako ay tumanggap kahit piso lang. Sasabihin ni Pinoy Ako Vlog, salin mo muna, ilabas mo. Hindi ko maintindihan kung saan niya nakuha. Kasi maraming involved na mga kaso ng korupsyon, salin ang patunay na ikaw ay nag-corrupt, di ba? Biglang lumaki yung asset mo, o kaya meron kang mga properties na hindi mo dinideklara sa salin, yun yung gustong ipahiwatig ni Pinoy Ako Vlog. Ang point lang dito, ngayon ko lang naunawaan na bobo pala talaga tong Pinoy Ako Vlogs. Kung gaano kapangit yung pagmumukha nitong Pinoy Ako Vlogs, ganun pala kabobo to.
Bakit naman ilalabas sa iyo ni Pangulong Duterte yung salain niya? 'Di ba? Hindi dapat hindi kasuhan mo si Pangulong Duterte. Wala kang ikaso tapos ilalabas pa sa iyo. Ang point lang, napakalinaw sa batas. Lahat ng government official, kung hindi mo pa yan alam, Pinoy ako vlog, nagpapasa taon-taon ng salin. Pag hindi ka nagpasa ng salin, yan na po ang ground para i-impeach nyo si Pangulong Duterte. Ngayon, kung sa tingin mo walang salin si Pangulong Duterte, Pinoy ako vlog, impeach nyo. Pag wala, di ba lumalabag sa batas? Nag-i-insinuate ka ng kunwari may nilalabag si Pangulong Duterte, sinasabi mo na ilabas yung salin. Ang ibig mo ba sabihin, may tinatago si Pangulong Duterte sa salin? Bakit tinatago ba ni Pangulong Duterte yung salin niya? Kung hindi mo alam kung paano makakakuha ng salin ng Pangulo, manahimik ka. Kasi yan ay public. Huwag ka mag-insinuate yung marami kasing bobo na naniniwala sa'yo. Alam mo ba kung ilan yung bobong naniniwala sa'yo? 9% o 5% lang ng mga Pilipino. Marami din yun. Diba? Kung 100 million, ang 9% ay 9 million. Tama ba kwenta? Kumahina ako sa quotation. 9 million ang posibleng maniwala sa'yo. Pinoy ako vlog. Kasi ganun nga, di ba? Maniniwala sila sa inyo na pag sinabi, ilabas mo muna yung salin. Una, hindi tinatago ni Pangulong Duterte yung salin niya. Ikalawa, ano ang problema mo sa salin ng Pangulong Duterte? Kung sa tingin mo, hindi nagpapasa ng salin si Pangulong Duterte, lumalabag siya sa batas, impeach niyo yung Pangulo. Ikalawa, kung may tinatago, hindi si Pangulong Duterte ang mag-aakusa sa kanya. Akusahan mo siya tungkol sa salin. Di ba? Ano yung akusasyon mo sa salin? Hindi yung nag-insinuate ka na parang may tinatago. Kahit ako, kung ako galing ako sa gobyerno, di ba? Kung ako gobyerno, hindi ako naglabas ng salin, hindi ako nagpasa ng salin, pinapasa, kung hindi mo alam, mahina pala talaga kukote nito eh. Pinapasa ng lahat ng government employee ang kanilang sal-in. Ngayon, sa pinagpasahan, mag-request ka dun para makita mo yung sal-in ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi yan tinatago sa'yo. Ngayon, kung hindi ka binigyan, tsaka ka magreklamo, bakit may papalabas sa Pangulo yung sal-in? Sino ka ba para... Hindi naman ikaw ombudsman. Ombudsman, pinapasa yan. Pinapasa sa ombudsman yun. Punta ka sa ombudsman, magbabayad ka dun. Hindi ibibigay sa'yo ng pusa. Hindi ilalantad ng Pangulo yan. Ganun lang po yun. Huwag kayong mag-insinuate. Yun yung sinasabi ng Pangulong Duterte na akala mo legal. Ayan yung sinabi ng Pangulong Duterte. Kayong mga ano dyan, you pretend to be legal, masquerading as fighters of corruption, sige, maghanap kayo sa akin. Maghanap, ang sinasabi ni Pangulong Duterte, maghanap ka ng ebidensya, Pinoy ako vlog, hindi hanapin mo yung salin niya, kasi lahat ng taong lahat ng taong may kaperasitong utak, alam kung saan hahanapin yung salin. Pupunta ka sa ombudsman, tuturuan na nga kita, pupunta ka sa ombudsman, mag-apply ka rin ng salin ni Pangulong Duterte, magbabayad ka kung magkano yung paserox nun. Mahal yun dahil authenticated yun eh. Yun ang babayaran mo. Tapos pag-aaralan mo. O ngayon, yun lang pagkuha ng salin, hindi mo alam kung paano eh. Paano mo pa pag-aaralan yun. Hindi daw ibig sabihin na yung mga PhilHealth official ay nag-resign ay ligtas na sila. Patuloy po ang investigasyon sa PhilHealth. Kakasuhan po yung mga nagsasabi na mga dilawan, ano na nangyari sa PhilHealth.
Iniimbestigahan po. Kasi dito sa gobyerno na to, kailan lang yung PhilHealth, di ba? Ngayon taon lang. Ngayon taon din may napag-resign. Ngayon taon din may kakasuhan, may kinasuhan na. Ganun po kabilis ang issue ng corruption dito. Issue ng, anong tawag doon? Yung maliitan, yung sa pastillas. Ilan na po tinanggal na involved? Mag-imbestiga lang kayo na mag-imbestiga, tatanggalin lahat yan. Ganun po kabilis umaksyon sa korupsyon itong Pangulong Duterte.